Hindi naman nagtagumpay ang rocket launch ng North Korea. Ayon sa NATO ng bansa, ang rocket ay magdadala lang ng satellite sa impapawid. Pero ayon sa Estados Unidos, test ito ng long-range missile technology ng North Korea. Hindi pa man nakalalayo sa ere, sumabog na at nagkapira-piraso ang rocket na pinalipad ng North Korea upang di umano'y magdalasana ng isang weather satellite sa kalawakan. Bumagsak sa Yellow Sea sa kanluran ng South Korea ang rocket at hindi na nakarating pa sa orbit ng Earth. Pasado alas 6 umaga kahapon, oras ng Pilipinas, nang paliparin ang naturang rocket. Ngunit makaraan umano ang halos isang minuto, nahati ito sa halos 20 piraso at bumagsak sa karagatan sa hindi pa matukoy na dahilan. Una na nagdulot ng kontrobersya ang pagpalipad dito dahil sa paniwala ng Estados Unidos na isa itong test launch ng long-range missile technology ng North Korea at hindi totoong magdadala lang ng satellite. Higit na nagdulot ng pangamba ang proyektong ito ng North Korea sa mga bansang Japan at Pilipinas kung saan maaaring bumagsak ang ilang mga piraso ng naturang rocket sa oras na nagtagumpay ang pagpalipad dito. Pasado alas 8 naman kahapon ng umaga nang ipahay ng NDRRMC na binabana sa blue ang red alert status sa ating bansa. We confirm that the North Korean rocket launch has failed to complete its intended flight and fallen off the sea west of Korea. No fly zone, no sail zone, no fishing zone hereby lifted. Bago pa man binawi ang red alert status, ilang mangingisdang nagtangka pa rin pumalaot kahapon tulad sa Santaan ng Cagayan. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang mga residente ng Polillo Island sa Quezon matapos malamang pumalya ang rocket na pinalipad ng North Korea. Siyempre po, kami ay masaya. Kami, ang amin pong makukuha lamang ay lubos ang aming pasasalamat sa ating Panginoon. Dauna rito, inakusahan si NDRRMC Executive Director Benito Ramos ng pag-o-overreact kaugnay sa mga contingency measure ng ahensya. Kabilang dito ang pananatili sa mga residente ng apektadong probinsya sa loob ng kanilang mga bahay o gusali sakaling matuloy ang launching ng rocket. At ang pagbabawal sa paglalayag at pangisda sa ilang bahagi ng Silangang Luzon. Vindicated ako nito by any logic for that matter. Na-validate yung aking pangamba na meron human error. Hindi ba naging matagumpay ang rocket launch, di pa rin daw dapat maging kumpiyansa ayon kay Representative Rodolfo Biason. Ang detection ng mga intelligence ay humuhukay na naman sila ng tunnel na kung saan ay pwedeng maggawa na naman ng nuclear test. So, the danger is in the future. Matatandaan binaliwala ng Pyongyang ang mga huling appeal ng Amerika, South Korea, Japan at iba pang bansa at maging ng United Nations na wag ituloy ang rocket launch. Ginit ang North Korea na karapatan nila ang magpadala ng satellite at hindi umano ito isang missile test. Patuloy umano ang pag-imbita nila sa mga foreign journalists bago isinagawa ang rocket launch. Ang mahigit 800 milyon dolyar na rocket ay aliraw nila sa 100th kaarawan ng kanilang founder na si Kim Il-sung.